Lagi niyong tatandaan to. Malapit na eleksyon. Simula na ng fake news ng kalaban. Ginawa nila yan kay Pangulong Duterte noong 2016. Naalala niyo, puro fake news ang inilalabas kay Pangulong Duterte noon. Kaya asahan niyo ngayon, itong mga ilang mainstream media ay talagang maglalabas siya ng napakaraming mga fake news at propaganda. Dahil alam naman natin, itong mga ilang mainstream media ay napopondohan mga ilang oligarch. Yung iba pa nga, CIA pa nga nagpopondo, di ba? Di umano, di umano. Oh, ito. Tungkol pa dito sa ano, sa WPS. Pasok. Tinawag ng palasyo na kalukohan ang mga akusasyon ni dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario na inimpluwensyahan ng China ang 2016 elections. Pero para sa grupo ng mga abogado at ilang analyst, nakababahala ang mga isiniwalat ng dating kalihim. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Higit 16 milyong boto ang naglukluk kay Pangulong Duterte sa pinakamataas na pwesto sa gobyerno noong 2016 elections. Pero sabi ni dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, hindi lang mga Pinoy ang may gustong manalo si Duterte. Sa online forum kahapon, isiniwalat ni Del Rosario na may impluwensya raw ang China sa pagkapanalo ng Pangulo noong 2016 national elections. On February 26, 2019, we received information from the most reliable international entity that high officials... Ito, dinaan lang sa English para yung chismis niya magmukhang totoo. Eh. I received from a reliable sources. Gumamit lang siya ng barong at saka salamin. I received from reliable sources. Pero kung si Boy Abunda yan, galing... Uy, alam niyo ba, may galing sa ganito. Kwento ni ganito. O, pag si Christine per minute yan. Si Christy, alam niyo 'yun, 'di ba? Oh, eto, 'di ba? Sabi nga ni ano, ay alam niyo ba ganito? Sabi ni Ganire. Oh, ganoon. Oh. Eh kung kunwari si ano 'yan, si Thinking Pugok 'yan. Oh, sabi ni ano ko, yung sabi ko diyan sa Malacañang, yung ano ko, yung bibwit ko diyan. Oh, eto lang, ibang diskarte lang, medyo English lang para magmukhang katotoo-totoo. According to my reliables. Ganon din 'yun, eh. In English mo lang eh. Maniniwala sa'yo, ha? Eh, nako. From China are bragging that they had been able to influence the 2016 Philippine elections so that Duterte would be president. Ang revelasyon na yan ni Del Rosario, sinabi niya sa 5th anniversary kahapon ng arbitral win ng Pilipinas sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi na nagbigay ng dagdag na detalye si Del Rosario kaugnay ng kanyang isiniwalat maliban sa galing daw ito sa isang mapagkakatiwala ang source. Pero aniya, hindi na raw katakataka kung bakit halos laging pabor sa China ang mga pahayag at desisyon ng Pangulo lalo na pagdating sa kanyang foreign policy. Matatandaang minsan na rin sinabi ni Duterte noong 2018 na pinangakuan siya ni Chinese President Xi Jinping na poprotektahan siya nito para manatili sa kanyang pwesto. And the assurances of Xi Jinping was very encouraging. We will not allow you to be taken out from your office and we will not allow the Philippines to go to the door. Para rin kay Del Rosario, nakababahala ang pagsandal ni Duterte sa China habang inaangkin nito ang ating teritoryo sa West Philippine Sea. Lalo't dati na rin sinabi ng Pangulo na siya ay Ang galing ng ano, no? Ang galing ng angling ng balita. Ah. Alam niyo kung bakit? Yung sinabi ni Pangulong Duterte yon, presidente na siya. Pwede naman kasing sabihin ng mga kaalyado. Yung mga kaalyado natin na sasabihin na we will protect you. Ito, remember, ang pinag-uusapan dyan eh, yung tungkol dun sa awayan ng China at Amerika. Yan eh. Okay? Ito, balita na ito, eh before the election, which is bawal sa ating konstitusyon. Pero pag naupo ka ng presidente, pwede ka na magkaroon ng diplomatic relationship sa mga bansa at tutulungan kanila na maproteksyonan ka sa mga iba't ibang pagsakop ng ibang bansa. Yan ang sinasabi. So, ang layo, di ba? Context-wise, magkaiba siya. Pero pinagsama, mukha na tuloy. Magkakaroon tuloy na mukhang credibility yung sinabi ni Del Rosario. Tingnan mo yung pag-twist ng balita. Napakaano eh, di ba? Sabi ko, grabe naman mag-twist yung... Lian Orsini, eh ano nga ang most reliable resources daw? Wala naman siyang name naman. Oo nga, yun na nga eh. Putil at wala raw siyang magagawa laban sa China. Pati raw ang pangako niyang pag-jet ski papunta sa West Philippine Sea noong kampanya para sa 2016 elections na joke lang daw pala. It's certainly disturbing to see our president, who should be looking after his own people, relying on a foreign leader for his security of tenure as president.
Pero agad pumalag ang palasyo at pinabulaanan ang mga akusasyon ni Del Rosario. Kalokohan po yan coming from a proven traitor. Siya po ang nagpaalis sa ating mga kasundaluhan sa Boro na naging dahilan na ang China na lang ang natira sa Boro. Mr. Del Rosario. Oh, ayan na. If you want to talk about who the real traitor is, ikaw yun. Ikaw ang nabigay ng teritoryo sa China. Pero babala ng National Union of People's Lawyers, dapat tignan ng COMELEC ang akusasyon ni Del Rosario. Sa ilalim kasi ng Omnibus Election Code of the Philippines, labag sa batas ang anumang pagtulong o pag-impluensya ng mga foreigner sa isang political candidate o partido sa eleksyon. Sa eleksyon! Oh, malinaw ha? Sa eleksyon! Hindi pagpangulo ka na, magkaiba yon. Pero syempre, doon sa mga tatanga-tangang dilawan, sorry, totoo naman talaga, ay, tingnan mo na, bawal, o tingnan mo na, bawal, o tingnan mo na, bawal, hindi nila iniisip na, eh, yun eh, tungkol sa eleksyon yun, do, di ba? There may be violations against our electoral process. But more importantly, on the integrity of the process, the assumption to the highest position of the land. Para sa political analyst na si Professor Dindo Manhit, nakaalarma ang usaping ito, lalo't papasok tayo sa election season. Dapat liwanagin natin na mayroong transparency ang iba't ibang kandidato na mga kampanya para sa pambansang liderato at pagpapangulo, presidente, kasi importante na ang influensya ng dayuhan na hindi mamamayani sa kanilang mga desisyon at pag-iisip. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Oh, ayan, ay, nako. Alam nyo, dito kayo dapat maging aware, ha? Pag kayo nakarinig po kayo ng balita, lagi nyo pong titimbangin. Alam nyo kung bakit? Kasi, ho, sabi ko nga sa inyo, ganito, this is how propaganda works. Propaganda works, meron silang sasabihing totoo, tapos hahaluan nila ng sobrang dami ng kasinungalingan. Pero, yun ay magmumukha ng totoo. Ganyan po ang propaganda. Halimbawa, totoo yung sinabi na bawal, makialam ang ibang bansa during campaign o pag sa bago ho magkaroon ng eleksyon o sa tumulong sa eleksyon, bawal yan. Okay? Pero, pag ikaw naupo na, okay tumulong sa'yo ang mga nagkakaroon ng diplomatic relationship tayo sa iba't ibang bansa. Pero tignan mo yung pag-mix dito, yung speech ni Pangulong Duterte, speech niya yon nung presidente na siya, hindi bago mag-eleksyon. Oh. Doon, tinwist na ng konti para magmukha ng totoo yung sinasabi nila, para pumasok sa istorya nila, sa script nila. Ganyan ho talaga ang ilang mainstream media. Kaya nga sabi ko nga sa inyo eh, dapat tayo maging mautak tayo sa pagbubusisi ng balita. Kasi ito mga balibalita na ito, talagang grabe ho. Kung hindi ka talaga makikinig ng makikinig, talagang sabi nga nila, di ba, yung term. Pero pangit man yung term, pero ito talagang ginagamit ng media. Eh sinasalsal ho nila yung balita. Talagang sige, pasok natin konti.